Hello guys and welcome po dito sa Ron Motor Repair. Bali ito po ang aming gagawin ngayon, Smash 115. So ito ang problema niya guys, sobrang delay niya. Kahit naka Primera, para kang nag-i-scooter. So yan, titestingin natin. So yan, halos kalahati ni throttle mo bago na siya lumakad. Ganun siya ka-delay. Ang grabe ang delay niya guys. Hindi siya aggressive. So ito, patesting natin para makita talaga. Lalo to guys, pag segunda talagang parang ayaw nyo nang umusad. So guys, itong tatanggalin natin. Kickstarter, apakan, ambucho, para matanggal natin itong crankcase. So yan guys, natanggal natin yung tambucho sa apakan. Possible na sira ito guys yung primary niya, clutch bell saka yung clutch weight. So ito next natin, natanggal natin yung mga tornillo niya. So ito ganito tekniko guys, pinipihit ko itong adjuster ng clutch pakaliwa para bumulak yung pushrod, para kung saan ang bubuka itong crankcase cover natin, mas madali siyang tanggalin. So yan, alugalug lang ng konti. Tiyaran, tanggal na siya guys. Tanggal natin ang yung bearing saka itong spring sa ilalim. So ito siya guys, iba na yung kulay ng bell niya, talagang nasunog siya. So 19mm guys yung kanyang tornillo, yung kanyang nut 19. Same lang ito nung sa kabila, sa may clutch housing. 19mm din siya. So ito, tanggal natin yung washer niya. Bali yung washer niya guys, tigdalawa lang naman yun. Same din dun sa clutch housing, ganun din ang washer. So ito guys, nakita niyo na yung kanyang clutch weight. Sunog na sunog, saka tipak-tipak na siya. So ayan guys, sabay siya atin siyang tinanggal. Ito yung kanyang clutch bell. So ayan guys, kung napapansin ninyo, grabe na yung lalim niya. Sobra na to dun sa limit. Saka itong kanyang clutch weight. So tanggalin natin itong kanyang bushing. So ayan guys, so stack up na. Kasi yung mga ribaba, yung mga napudpud, napupunta rin yan dito eh. So guys, bali yung clutch lining, papalitan na rin natin ito. So okay naman yung mga clutch hub niya. Siya sunog na sunog na. So ito lahat yung papalitan natin guys, apat na clutch lining, clutch bell,
saka yung kanyang clutch weight. So yung pinaka problema talaga nito guys, yung kanyang primary, yung ganito lang na primary, yung belt saka yung clutch weight. So ito na guys, nakabili na tayo ng parts na gagamitin. Bali si Suzuki guys, ganito assembly siya pag pinapalitan. Medyo may kamahalan lang po. Puro original kasi ito. So same naman sila. Kasama ba kita sa video mo? So ito naman yung bell niya guys. So ayan, kitang-kita natin, wala pang kabahid-bahid. Makinis na makinis. Napakakinis. So guys, ito ililipat pa natin yung sa may gear niya. Ito siya. Marami tayong ililipat dyan. So tanggalin muna natin tong kanyang cover. So ayan guys, ibubuka lang natin siya papunta dito sa may gear. Matanggal na natin. Yun lang yung lock niya guys. So tapat lang ulit natin. Kasi buka ulit natin yung kanyang lock. Ay. So ayan na guys. Ikapit na natin siya. Nasaan? Make sure lang natin yung lock na nakaipit. Nasaan yung dala mo? Okay, ako doon. Sige. So next natin guys, dito tayo sa kanyang tawag dito, one way parang bearing ito eh. Ito yung papakapit sa kanya. So dito guys yung mahirap na parte. So ginagawa ko, nilagyan ko siya ng grasa. Saka natin ilagay yung kanya mga roller. Kasi guys, may maliit siyang spring. Ito, maliit yung spring. Paalang. So nilagay ko siya ng grasa para dumikit siya. Hindi siya mahulog. So ayan. Bali yung bushing guys, nasa loob na siya. Ito na yung pinakamadaling paraan ng pagkabit nito. So ingat lang tayo sa spring kasi maliit lang talaga. Parang naka one way clutch ito guys. Parang bendex ganun. May ikot mo siya sa kabilang side lang, pabalik hindi mo siya may ikot. Kasi yun yung pre wheel. Pag umatras tayo, yun yung pre wheel. Pero pag nakakambyo pa abante, hindi mo siya maitutulak lalo pag nakakambyo. Ito yung nagpa-function guys. So yan, dahan-dahan natin siya ipapasok. Kaka-guide naman ito. Kasi silipin nyo lang guys yung spring kasi umaangat. So yan, kailangan may pasok natin yung spring. Bali, ito lang naman yung mahirap na parte dito. So ayan guys, naipasok mo natin lahat. So ayan na. So ayan yung function niya guys. Oh. Puro pa ganun lang ikot siya. Pagpabalik, hindi siya iikot dapat. Yan yung tamang function niya. Guys, may washer pa pala yan dun sa loob. Hindi ko lang naipakita. Okay, ito guys. Oh. Ayan. Pabalik hindi siya iikot. Yan yung pagkakinik na natin. Kakapit. So dito na tayo guys sa ano, mga bushing. Bali nilagyan ko muna siya ng oil. Saka ko siya sinasalpak para mas madulas pa. Mas madali natin may pasok. Bali guys, nahugasan na natin ito lahat. Kunin pa ni manager ngayon to. So, ito na tayo. Salpak na tayo. Hi, Ben! Paray, Marie!
Lighten niyo. Lighten bell. Tapos bakal pa yung ano niya. Parang star-star na. So pagsalpak guys, talagang sabay yung housing sa itong bell. Star-star na ito. Kasi pagtatapatin natin yung mga giing-giring niya. So dito minsan mahirap siya ipasok kasi kailangan tumapat yung spline ng shafting dun sa clutch hub natin. So ginagawa, kinakambyo ko siya para maitapat ko siya. So ayan, talagang matigas lang guys. So pag ayaw, papakpukan natin ng konti. Minsan kasi namamakat lang. So ayan, pumasok yan. Go na yan. Ito? Lighten ba talaga yun? So next natin guys, itong kanyang tulay sa kanyang clutch weight. Ah, nilagyan ko rin siya ng oil bago ko siya ikapit. Para hindi kagad siya masunog. Ang function niya, niya parang clutch lining ng parang clutch lining ng scooter. Ganyan oh, buka rin. Para yung kahit nakakambyo ka hindi kaagad daan. Parang may kulang yan pa ako. May springan din niya, niya pwede rin niya. Bullet, bullet. Washer. Hanggang, usap mo muna. So next guys, higitan na lang natin yung mga tornilyo niya. Yung mga nut niya. Tapos kumakalas kasi sa ilalim, igaguide lang naman natin to guys. May guide naman yun. Tapos washer. Saka itong spring. Si Emma. Elma tuloy. Ito na yung magpupush pagka nagka-clutch tayo. Pag-check lang natin yung mga gold para sure na maigpit na talaga. Nag-creep din pala si nanay sa milk tea. Naway siguro ng asawa yun. Stop muna. So, salpak mo natin guys itong kanyang crankcase cover. Yung gasket hindi na natin pinalitan kasi good pa naman din siya. So ayan guys, pa-subscribe na rin po ako. Pa-hit na rin po yung notification bell para po update kayo sa mga bakit natin video. So ayan guys, bali pitin lang natin itong kanyang ano para ma-check natin kung nagpa-function siya. So ayan, bumuka siya ng konti. Pabalik ko na ulit. So okay, nalagyan natin yung mga bolt niya. So yung guys, ganun yun lang magpalit ng primary clutch dito sa Smash 150. Bali ito rin guys yung cost ng dragging. Minsan pag mabigat yung karga natin o may angkas tayo, parang nagda-drag siya. Yun rin yung problema sa primary clutch din. Ibig sabihin din ako sa tayong matulog walang babae. Tagal-tagal mo nang walang babae. Kung magtatanong po kung saan yung shop namin, meron po kaming FB page. Bali yung link po nung page natin eh, lalagay ko na lang po dito sa description. Pakilike nyo na rin po yung FB page namin. Salag palagi eh. Dati-rati, pag ano, break agad eh. Eh, tumira sa bahay. Pag ano, alam mo namang palayasin mo yun doon. Alam mo break na kayo, doon pala sa inyo, no? Oo, alam mo namang palayasin doon. Napakatamang tao ko naman. Pwede rin po kayong mag-comment doon sa aming FB page kung may mga tanong po kayo. So guys, ito, adjust na natin yung kanyang clutch. Bali, pakaliwa muna itong pihit natin, tapos konting balik, saka natin siya higpitan. Uy, all good. Ayan. Kontrain lang natin.
higpit pakaliwa. Pag naramdaman yung matigas na, balik kayo ng konti. Sa kanyo lang siya higpitan na yung D17. Ganun po yung tamang pag-setup ng clutch. Bali ito, testingin natin guys. O, ayan po. Function siya. So guys, ito tapos na tayo. Nalagyan na rin namin ito ng oil, nikapit na rin yung mga apakan. So, itatry na lang natin. So, ayan guys, nakita nyo, medyo maalma na siya. Aggressive na. Konting tiga na lang. Makagat na kagad. So, ayan po, maraming salamat sa panonood nyo. Testingin mo. All good.